mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, maaari po ba kayong mangyayang tumayo bago tayo magsimula? Siyempre, hindi naman po tayo pwede mag-worship sa Lord na nakaupo, hindi po ba? Dapat kapag dating sa Lord, lahat ng gabi sinibigay natin. Amen. Meron po ang kodigo. About worship. Worship is a Hajj thing. We look forward to the worship every week when the music includes one of our favorites. Totoo po yan, di ba? Kapag yung kanta po, paborito natin ay talaga todo bigay. Lalo na pag, I give you glory, di ba po? Yan po yung mga tinitignan natin kada linggo. When the music stinks, we yawn and wonder why the worship wasn't very good. We leave churches because of the worship style. Dahil po sa worship style, kaya po tayo umaalis ng masaya sa church. Have you ever wondered if we concerned with what worship does for us and less concerned with the object of our worship? It seems like it's more about what we get, not what we give. It would be like taking a gift to a birthday party, but keeping for ourselves. Worship is all about giving our lives again to God. Worship is not about the feeling we receive when we sing. Worship is not about convincing God to bless us. Worship is not whether or not the guitar is too loud. Worship is not what's happening on the stage. Worship is not about the entertainment, the light, and the sounds. Worship is not about us at all. Worship is not about us. Worship is about Him. And we enter to the gateway of the cross. At the cross, we surrender, love, cry, dream, give up, shut up, kneel, and confess. We look at God and place Him above all else, because He is worthy. Life gets crazy and painful. No one can deny that. School, parents, death, addiction, and loneliness. No one is asking you to pretend those things are affected you. Don't pretend. You're just being invited to break that stop at the cross and simply gaze at Jesus. And as you look at Him, allow your worship, allow your response to be worship. And now is our time to thank God for the wonderful year that He gave you. Para sa magandang taon na ibinigay niya para sa'yo, para sa akin, para sa pamilya mo. Sa oras na ito, hayan, sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord.
Thank you.
Na ginawa ng Panginoon. Talagang walang last Sunday na dinig po natin itong meron siyang suliranin, pero yung suliranin na ito ginawa niyang papuri sa Diyos. Tayo kasi pag may suliranin, ginagamit natin itong dahilan para tayo malugmok, madown, pero itong kapatid natin na ito nagkaroon siya ng suliranin, pero ginawa niyang pagpapala ng Panginoon. Kaya ang nangyari, yung suliranin naging pagpapala. Palakpakan natin naman. Sabi si Ate Nida. Praise God. Praise the Lord. This morning po sa lahat. May testimony po ako nung nakaraang linggo. Puro problema, di ba po? Pero nagpatuloy pa rin po ako sa Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi nagpatuloy akong nananalangin sa Kanya sa problema sa pamilya ko. Nagtiwala ako. Ito yung verse na nais kong iwan sa inyo. Iwanan ko po sa inyo yung verse na kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. At di ba po, nag-testimony po ako nung nakaraang linggo. Grabe yung problema ko namin, di ba? Pero nagtiwala ako sa Panginoon. Yun yung verse na yun na binasa ni Pastor. Binuklat yung umaga, nag-devotion po ako. Sabi ko, ano Lord, bigyan mo ako ng pinaka-the-best na lesson dito sa verse na ko, ay yung pagbuklat ko dito sa salita nyo, bigyan mo ako ng pinaka-the best na i-devotion ko. Ito po yung nakita ko na sabi ng Panginoon, magtiwala ka kay Yahweh ng lubusan, ay buong puso at lubusan, at huwag ka manangan sa yung katalinuhan. Alam nyo po ba, patuloy po akong nanalangin simula nung nag-testimony po ako. Tapos nung Thursday po, yun yung first hearing ng tatay ko. Tapos nung umaga na yun, yung madaling araw na yung 3 o'clock, nagising na ako, sabi ko, Lord, hindi kailangan akong matakot. Kasi alam ko kasama kita sa buhay ko, sabi ko, sabi mo nga, isa na mananampalataya sa buong sambahayan, maliligtas lahat, sabi ko sa Panginoon. Pero alam niyo po ba nangyari? Umaga pa lang, madaling araw pa lang, nag-pray na sabi ko, protectionan sila ni Lord, nabigyan sila ng talino ng Panginoon na yung katwiran at katotohanan na nanggaling sa Diyos, yun yung maihahayag doon sa hearing na yon. Kung sino yung may kasinungalingan, yun yung dapat malantad. Dahil ito yung hindi kalugod-lugod sa Diyos. Alam nyo po ba nung 2 o'clock, tawag ng tawag po ako kung anong result nung hearing ng tatay ko. Hanggang 5 o'clock po, tawag ng tawag ako, hindi pa tapos. Nung 5 o'clock na yon, sabi ko sa Panginoon, bago ako tumatawag, Lord, ibigay mo yung the best na kahimalaan mo. Nakakaiba ito, sabi ko sa Panginoon. Tapos nung time na yun, mga 5:30 na natawagan ko yung kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, umiiyak. Sabi niya, ate, sabi niya gano'n. Tapos na yung hearing, ganito, sabi ko. Sabi niya, ate, yung witness kong kalaban, nag-witness sa kay tatay, sabi niya gano'n. Ibig sabihin, hindi na pinagsalita yung tatay ko at yung mga witness. Ang nagsalita na yung side na ng kalaban. Diba sabi ko, umiyak ako kay Lord, praise God, kasi kakaiba.
ba? Kahimalaan talaga ng Panginoon yun, di ba po? Bihirang bihira. Basta pag maniniwala tayo sa Diyos at ipagtiwala natin lahat ng problema natin, na kaya pala tayong pahingahin ni Lord, na kaya niyang kumilos sa buhay natin. Grabe si Lord, magbigay sa atin ang mga kahimalaan sa buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, salamat din po sa mga nagpipray. Kasi kakaiba talaga yung kahimalaan ng Lord, basta doon tayo, buong puso at lupusan tayo magtitiwala sa Diyos. Kaya salamat din po sa nananalangin. Papuri sa Diyos. Amen. Praise God. You know, last Sunday lang ba yun? Last Sunday, ano, tinestify na yun nga, dumadaan sa matinding pagsubok, talagang inuusig, pinagbintangan hanggang sa umabot sa na idinimanda sila, no? Talagang napakatindi po noon. Umabot pa atin, nakulong ba si tatay? Ah, hindi na po siya nakulong. So, nagkaroon ngayon ng yung nakaraan, opo. Ah, may na-dismiss din. So, dahil nga yung witness na dapat tatayo laban sa kanya, eh naging witness pa para kumampi sa kanya, kaya na-dismiss yung kaso. Praise God. Sabi nga nung kapatid niya, no? Na sabi niya, saan ba pupunta nga ako sa Christian Church, magsisimba ako, sabi niya tuloy. Kaya nung linggo, kaya alam natin ngayon, pumanap po siya ng isang Christian Church at ngayon, alam po natin, nagsimba rin siya doon at nagbigay ng papuri sa Panginoon. Isang malakas na palakpak nga sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. Glory to God. Okay? So, naniniwala po ko, marami pang ginagawa ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Kaya po ngayong oras na ito, sige po, dumako po tayo ngayon sa salita po ng Panginoon. Okay? Okay. Nawala ka pa siya. Ayan. Tayo po muna yung sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa oras po na ito, pagpalain niyo po ang umaga na ito, maranasan namin ang iyong kapangyarihan, maranasan namin ang iyong pangungusap, Panginoon. Lord, ayaw po namin mag-celebrate ng Pasko na wala man lang mensahe, Panginoon, kayo sa amin. Lord, kulang ang Pasko, Panginoon, kung hindi po namin makikita yung tunay na mensahe po ninyo. Kaya itong umagang ito, O Diyos, hayaan mo na makilala ka namin at magkaroon kami ng totoong celebration dahil yung meaning ay ipinabalik namin sa iyong salita. Lord God, maraming pwedeng maging kahulugan ang Pasko. Batay sa nakikita namin, batay sa mga nararanasan namin, o batay din naman sa mga tinatanggap namin. Batay din sa mga pangyayari sa paligid namin, nagbibigaya na daw ng mga bonus, yung mga Christmas gift, nakakakita na kami ng mga Christmas tree, Christmas light, at mga caroling. Pero Panginoon, alam po namin na lahat ng iyon ay resulta lamang. Pero hindi pa iyon ang talagang totoong mensahe ng Christmas. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, maging kalaguan po namin, Lord, ang celebration ng iyong kaarawan. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang salita niyong ihahayag sa oras ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? So, buksan po natin ang Bible na sa aklat po ng Lucas. Luke chapter 2. Luke chapter 2 from verses 8 to 20. Okay? Babasahin ko po muna sa wikang Ingles at pagkatapos po ay susundan natin ang Tagalog. Luke chapter 2 from verses 8 to 20. Sabi dito, "And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night." Verse 9. "And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger.'" Verse 13, "Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, 'Glory to God in the highest, and on earth peace to men to whom his favor rests.'"
When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they have heard and seen, which were just as they had been told. Okay? So ito po yung kwento, mga kapatid, na bago po magpasko, nung time na ipinanganak ang ating Panginoon, ay meron daw mga, paki-atras mo na kapatid sa simula. Okay? Ay meron daw na mga shepherd, no? O yung tinatawag na sabi nila, the wise men. Okay? Sabi nila, tatlo daw ito, no? Pero wala naman pong direktang sinasabing tatlo. Ang sinasabi lang, meron silang tatlong regalong dala. Pero hindi naman sinabing tatlong wise men, ano? But anyway, tingnan po natin sa Tagalog. Pwede po ba natin tingnan ito, no? At magmula po sa mga verses, doon na po tayo mag-uusap. Verse 8. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. So ito po yung scenario, mga kapatid. Okay? Nagbabantay sila, wala silang kamalay-malay, no? Wala silang kaalam-alam. Basta ang ginagawa nila, yung ordinaryong ginagawa nila. But in verse 9, ang sabi diyan, lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa paligid nila ang nakasisilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po, meron pong mga group of people ngayon na hindi po sila naniniwala sa Christmas. Na kapag nakita ka nila na naghahanda ka, naglalagay ka ng mga Christmas tree, naglalagay ka ng mga magagandang ganito, yung mga palamuti. O kaya naman, ikaw ay nagsusuot ng halimbawa yung mga pula-pulang mga damit, no? Ang sasabihin nila, ay pagano to? Pagano ka? No? O kaya naman, tatanungin mo sila, ay sa demonyo yan. Kasi po, mga kapatid, kapag nakakakita po sila ng ganyan, hindi po sila naniniwala sa Christmas. Yun daw Christmas, mga kapatid, ay sabi nila, isang kaugalian daw yan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. O sabihin natin pagano. That's a pagan practice. Okay? Pero po, mga kapatid, hindi po natin mapapasubalian, hindi man dumarating po, wala man tayong makit, lalo po ngayon, ilan sa atin dito nakakaramdam na walang masyadong mga naglalagay ng Christmas light ngayon. Di ba? Walang masyadong mga decoration. Di ba? Ilan sa atin dito sa totoo lang ngayon, wala po tayong Christmas tree sa bahay. Meron, di ba? Pero dati meron. Ilan po sa atin dito, hindi na kayo masyadong naglagay ng mga Christmas light? Okay, meron din, di ba? Pero nararamdaman ba natin, mga kapatid, na kapag tuntong pa lang ng bell, parang may kakaiba ng nararamdaman ng sambayan ng Pilipino? Di ho ba? Hindi ho natin mapapasubalian yan. At lalo naman, habang papalapit ng papalapit ang Pasko, ay parang gumagaan ang puso ng mga Pilipino. Amen? Bakit? Sapagkat ang Pasko is not about the decoration, it is not about the Christmas light, hindi yan patungkol sa Christmas tree. Sapagkat ang tunay na Pasko, iyan ay pangyayaring nangyari. Hello? Isang katotohanan na merong ipinanganak. At dahil may pangyayari, ibig sabihin, dahil merong ipinanganak, hindi mo mapapasabalian nangyari yun. Parang halimbawa po, yung presensya po natin sa isang tahanan, di ba? Halimbawa, meron kayong matagal na kasama, lagi niyong kasama, tapos bigla po siyang nawala ng ibang bansa, o kaya naman ay hindi umuwi ng isang gabi. At tanong ko, mga kapatid, may nararamdaman po ba kayong kakaiba? Bakit? Sapagkat hindi dekorasyon yung kasama natin. Sila'y tao, sila'y ipinanganak. Amen? Therefore, mga kapatid, Christmas, it is not about the celebration, it is not about the fixing, it is not about the design, but rather, ang Christmas ay isang pangyayaring totoong nangyari. At ngayon, mga kapatid, ano yung pangyayari na yun?
na nagdadala ng kaibahan. Okay? Sa kanila kasi, mga kapatid, ang Christmas sa ibang tao, o minsan, kung minsan ay sa atin din, no, sa atin din kumisa, tinanong nga yung katabi mo, baka ikaw din. No? Kaya hindi po nila maramdaman ang Christmas kasi ang Christmas ay naipakuna nila sa pang-display. Ay, ganda na. Nakarinig na po ba kayo? Ako, bakit talaga ng Christmas ngayon? Bakit? Wala pa eh. Ano ba? Wala pa. Diba? Wala pa. Bakit manungkot? Diba? Oh, ibig sabihin, naliko na ang kahulugan ng Pasko. Okay? Pero dito mga kapatid, makikita natin, noong palang panahon na iyon, hindi nila nararamdaman na meron ng ipinanganak. Pero nagparamdam na. Sabi dito, yung anghel daw ay lumapit, tumayo sa kanilang kalagitnaan. At pagkatapos mga kapatid, nagliwanag ang kapaligiran. At sabi doon, dahil sa nakasisilaw, nakaluwalhatian ng Panginoon. Mga kapatid, bakit po merong kakaibang nararamdaman na kagalakan ng sambayanang Pilipino? Hindi dahil sa mga awitan, hindi dahil sa mga Christmas light, hindi dahil sa mga awiting pamaskong na didinig natin kung saan-saan, kundi dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon. Na isang araw, ang Diyos ng mga Diyos ay nagkatawang tao upang tubusin ang tao sa kanyang kasalanan. Kaya nagkakaroon ng kakaibang kaluwalhatian. Kaya nagkakaroon ng habang palapalapit ng papalapit ang December, nagkakaroon ng kakaibang galak sa sambayan ng Pilipino. Hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dahil sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, nagkakamali po tayo kung ibinabalik natin ang kaluwalhatian ng Pasko sa garbo ng selebrasyon. Hindi po, mga kapatid. Ang layunin natin ngayong umagang ito, ibalik ang ating puso, ibalik ang ating isipan sa tunay na mensahe ng Pasko. Okay? So number one, mga kapatid, ito po ang Christmas ay isang atmosphere. Hindi po ito isang oras, isang araw, o yung 25. Hindi po yun, mga kapatid. Ang sineselebrate na totoo ng sambayan ng Pilipino ay yung katotohanan na isang araw ay merong tagapagligtas na ipinanganak. Hindi man po natin tiyak, totoo mga kapatid. Hindi po natin alam kung December 25, meron pong nagsasabi na ang totoo daw ay July. No? Eh di ko kanya-kanya na lang, sasabihin ko August 29. Ha? O, meron din kayo siguro ang version nyo, ikaw kailang Pasko? Oh, May 29 din, o, kita nyo? Oh. Pero ang katotohanan ng Pasko, mga kapatid, merong tagapagligtas na ipinanganak upang ako'y tubusin at baguhin ang aking buhay. Iyan ang tunay. Iyan ang ibig sabihin ng Christmas. It is an atmosphere. Pag sinabing atmosphere, iyan ay nararamdaman. Iyan ay pangyayaring nagaganap. Iyan ay isang experience. Na kapag hindi natin nararamdaman, teka. No? So, tingnan natin yung verse 10. Karugtong po ito ng verse 9. Nung lumitaw po yung anghel, nung nagkaroon ng matinding liwanag, mga kapatid, na iba yung kanilang paligid. Kaya lang, ang sabi ng mga pastol, nung nakita nila, huy, nagliwanag. Ano ang sabi? Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Tingnan mo nga yung kategoryo kung Pasko'y takot na takot. Mga kapatid, sandali po. Bakit nangyaring takot na takot yung mga alagad, ay yung mga pastol na yon? Sa panahon ngayon, mga kapatid, ang mga taong Paskong Pasko, takot na takot. Alam niyo kung bakit? Kasi nalihis ang kanilang pakahulugan ng Pasko. Sapagkat ang Pasko sa kanila, ito pang display. Pangalawa, Santa ka. Hindi Santa Claus. Kasi pusa ho yan, ilagyan doon na parang Santa Claus. No? Lalo po yung mga bata, kulang ang kanilang Pasko pag walang nakikitang Santa Claus. Diba, no? Santa na naman. No? No, mga kapatid. Lalong-lalo naman, eto, tingnan nyo. Alam niyo ba kung ano ito? Diba? Maraming nalulungkot dahil ganyan. Nung nagpakita yung anghel, nung nandiyan na ang kaluwalhatian ng Panginoon, imbis na matuwa, natakot. Bakit? Kasi nakatingin sa pira. O pera. Wala. Sa'yo dumating na. Ito niyo yung mga usapan. Natakot. Ganyan din po ang nangyari doon sa mga pastol. Pero yun po, anghel yung lumabas, nagliwanag. Ang sabi doon, hindi lang ito basta kiblat, hindi lang to flashlight, hindi lang po to spotlight. Ang sabi doon, kaluwalhatian ng Diyos. Saan ba
kahit ay kaluwalhatian ng Diyos, natakot. Mga kapatid, pag nandyan na ang kaluwalhatian ng Diyos, grabe, iiyak ka ng may kagalakan. Amen. Pero bakit pambihira? Paskong Pasko, dumating ang Pasko, ang presensya ng Panginoon nandyan, natakot. Okay. Eh kasi nga, nakatingin sa pera. Wala eh. Ewan ko nga pa kung kailan. Kung ganun ba yung mga salita, no? Alam niyo po, mga kapatid, natakot po sila. Tingnan nga yung katabi mo, mukhang takot din. Diba? Next verse, tingnan natin verse 10. What happened? Ngunit, sinabi sa kanila ng anghel. Sino may sabi? Yung anghel. No? Ngunit, sinabi ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Mga kapatid, naunahin natin yung mga pula, yung anghel. Sa panahon ngayon, mga kapatid, siguro pag may lumitaw na anghel sa harap mo, bulaga, guhihimatayin ka. No? Para lang maniwala kang may Pasko. Di ba, no? Siyempre, hindi natin alam yun, lalo kung malaki. Diba? Pero mga kapatid, ngayon po naniniwala ako na ang mga Kristiyano ang magsisilbing anghel. Hindi ko sinasabing anghel tayo. No, ang sinasabi ko po mga kapatid, dahil tayo yung totoong nakakilala sa Panginoon, tayo ang inaasahan ng paligid natin na magiging anghel. At ano ang naging trabaho ng anghel na lumitaw ngayon sa kanilang panahon? Sabi ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat daladala ko ang tunay na ibig sabihin ng Pasko. Amen? Di ba? Sabi ng anghel, huwag kang matakot. So ibig sabihin, bilang Kristiyano, nasa mga bibig pala natin, magbabago ang tunay na mensahe ng... ibig sabihin, nasa bibig pala ng mga Kristiyano, maibabalik ang tunay na ibig sabihin ng Pasko. Kasi sa paligid, mga kapatid, na iba na ang Pasko. Pero naniniwala ako, mga kapatid, yung bibig natin gagamitin ng Panginoon. Tayo ay magsisilbing parang mga anghel na kapag sinabi natin itong totoong ibig sabihin, sasaya ang tao. Hindi yung, huy, dumating na ba sa'yo, wala pa. Wala pa nga rin sa akin, eh pautang ka. Naku po, pag ganyan tayo na ngayon inaasahan, ganun pa salita natin. Naku, imbis na magalak ang buong mundo, nagdusa ang buong mundo. Kaya mga kapatid, tayo po yung magsisilbing anghel. Ngayon pong araw ng Kapaskuhan, mga kapatid, hindi po nakabatay sa kung ano ang nangyayari sa paligid, ang nararamdaman at mga lumalabas sa bibig po natin. Dapat, mga kapatid, yung nararamdaman natin at lumalabas sa bibig natin ay batay doon sa katotohanan na isang araw ay may tagapagligtas na ipinanganak. At kapag yan ay daladala natin, mga kapatid, kahit sino ang sumalubong sa atin, hoy, wala pa nga, hoy, kapatid, meron na. Meron na. Bakit? Ano ba inaantay mo? Pera? Eh, tayo kasandali. Sa loob ba ng January 1, 2011 hanggang ngayon, wala bang dumating sa'yo? Marami. O marami nang dumating sa'yo, kapatid. Sapagkat ang Pasko sa Diyos ay araw-araw. Hello? Kung ang kahulugan pala sa'yo ng Pasko ay pera, ibig sabihin, January, Pasko din. Hello? Naniniwala ba kayo na ang February ay Pasko din? Hello? Eh, kasi inahangad-hangad pera eh. Oh, kahit pag-diarnes, pera din. Eh, kung kinsenas, pera rin. Pasko rin, di ba? Eh, kung katapusan, Pasko rin. Di ba? Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Once na nakita natin yung tamang pananaw na ang Pasko, it is about Christ. Okay? Then sabi dito, anghel, tayo yung gagamitin. Mga kapatid, kapag meron pong nagsasabi na ang pangit daw ng Pasko, kapag may nagsasabi ang lungkot daw ng Pasko, huwag kayong papayag. Hello? Tayo'y maging anghel. Tayo'y maging tagapagsalita ng magaganda at mabuting salita. Then ang sabi diyan, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Now mga kapatid, ito pong salitang lahat ng tao. Ano po ang mensaheng pwede natin makuha dito? Mga kapatid, kung ikaw ay totoong nagse-celebrate ng Christmas dahil kay Kristo, ibig sabihin, i-share mo ang magandang ibig sabihin ng Pasko. Minsan kasi, hindi tayo makapag-celebrate, wala pa eh. Diba, ganyan mga bukang bibigay, wala pa eh.
Pero alam niyo mga kapatid, once na tumama ang ibig sabihin ng Pasko, wow, pag nalaman natin para sa lahat ng tao, mga kapatid, mag-share po tayo. Kahit panalangin, kahit yakap, kahit yung bang samahan natin ng tao, kahit i-encourage natin ng tao, yan mga kapatid, pamasko na yan. Hello? Di ba? Sa lahat ng tao. Okay? Mamaya, balikan po natin. Verse 11. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Okay? It is about Christ. So makikita natin, ang Pasko ay patungkol kay Kristo. Next, tingnan natin verse 12. Ito ang inyong palatandaan. Now, tingnan natin, ano daw ang palatandaan na ipinanganak na ang Kristo? Ano ang palatandaan ng Pasko? Tatanawin po natin ang verse na ito sa konteksto natin ngayon. Kung ano yung lesson na pwede nating mapulot, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng makabuluhang selebrasyon. Number one, sabi diyan, ito ang inyong palatandaang matatagpuan ninyo. Una, ang isang sanggol na nababalot ng lampeng. Yun daw yung palatandaan, mga kapatid. Isang sanggol na nababalot ng lampeng. Mga kapatid, nung aking pong binabasa ito, Panginoon, sa amin po na mga Kristiyano na matatagal na, sa amin po na mga tinatawag namin sarili namin Kristiyano, ano po ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, palatandaan daw po ng Pasko na kapag meron ng sanggol na nakabalot sa lampin, ibig sabihin, kapag meron ng bagong kaluluwang nadadala sa Panginoon, may Pasko. Hello? Ilan sa atin dito, mga kapatid, nakaugalian na po natin that every Christmas, nagbabalot po tayo ng regalo para ipamigay. Ilan sa atin dito, may yun sa church, nakaugalian na natin, pag Pasko, may nagpapamigay ng pera. Diba? Ahem. No? Ilan sa atin dito, kapag Pasko, nakaugalian na natin, talagang panata na natin, pag may nangangaruling, bibigyan natin. Meron pong ganun eh. Diba? May mga panata tayo na ngayong Paskong ito, magbabalot ako, bibili ako, dahil meron akong bibigyan. Mga kapatid, sa atin po na tulad matatagal ng mga Kristiyano, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Pasko, ang sabi na po, ang palatandaan, makakakita kayo ng mga bagong kaluluwang inaalagaan. Mga bagong kaluluwang tinutulungan nyo para lalong mapalapit sa Pan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, soul winning. Baliwala ang Pasko, mga kapatid, kung wala tayong taong natutulungan para mapalapit sa Diyos. Hindi po ang pinakamataas na layunin natin ay makapunta ng simbahan tapos umuwi. Hindi po, mga kapatid. Ang pinakamataas na goal ng bawat Kristiyano, yung buhay niya, gamitin para may iba pang tao mapalapit sa Diyos. Amen? Kaya tayo nagtitipon-tipon, mga kapatid, sapagkat sabi ng Bible, sabi ng Biblia, huwag niyong pababayaan ang pagtitipon-tipon. Dahil tuwing nagtitipon-tipon kayo, pinapalakas kayo. Hello? Na kapag nagsasama-sama tayo, ang kapangyarihan ng Diyos ay bumababa, pinapalakas ang loob natin, pinapatatag tayo sa ating pananampalataya. Kaya tayo pinagsasama-sama. Pero mga kapatid, pero, ibig sabihin, ang tunay na layunin natin, pinapalakas tayo para makaakay ng kaluluwa, para makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Mga kapatid, ang tunay na ibig sabihin ng Christmas sa ating mga Kristiyano, ngayon, dito po sa mensahe natin, may tao kang nailalapit sa Diyos. This last week, mga kapatid, may napatanggap po ba tayo sa Panginoon? Then, Merry Christmas. Pero kung wala, mga kapatid, nalihis na po tayo ng pagtanaw ng Pasko. Napunta na po sa gamit, material. Pero mga kapatid, ang tunay at the best na regalo, yung taong walang pag-asa, yung taong nalulungkot, napasaya natin. Yung tao na wala ng pag-asa, nasabi natin, kapatid, nandiyan ang Panginoon. At kapag ipinagamit natin ang buhay natin sa ganyang kaparaanan, mga kapatid, nagkakaroon ng kaluwalhatian sa langit. Nagkakaroon ng karangalan, ng katuwaan sa langit, hindi lang sa lupa. Kung minsan kasi nagkakaroon ng katuwaan sa lupa, sa langit, wala, nalulungkot. Ano ang sabi ng Bible? One time naging devotion ni Kuya John. Ang sabi niya ganon, wala na, hindi na ako nalulugod sa awitan ninyo. Hindi na ako nalulugod sa pagtitipon-tipon ninyo. Bakit? Walang nalalapit sa Diyos na tao. Therefore, mga kapatid,
Marahil yung tao na yan nasa loob ng pamilya natin. Maybe yung taong tinutukoy na yan, mga kapatid, kaibigan mo. Maybe yung taong tinutukoy na yan, mga kapatid, kapitbahay mo. Namumroblema, nalulungkot. Pero mga kapatid, nasaan tayo? Eh, nasa church kami. Mga kapatid, pinagsasama-sama tayo para lumakas. Pero yung lakas na yan, gagamitin natin yan upang meron tayong taong matulungan para mailapit natin sila sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Meron pang may kasunod pa yung kapatid. Yan. Pakibalik doon sa kanina. Sa verse. Yan. Pakibalik pa ng isa pa. Ayan. Sabi dyan, ante, tama pala kapatid. Sige. Salamat. Pangalawa, kanina, ang unang palatandaan, may makikita daw kayong sanggol na nakabalot sa lampin. Pangalawa, nakahiga sa isang sabsaban. Nung binabasa ko to, mga kapatid, dinibosyon ko po ito eh. Ang sabi ng Panginoon sa akin na sa panahon ngayon, ang totoong ibig sabihin ng Pasko ay ang kababaang loob. Kapag pakumbabaan. Pwede namang ipanganak ang ating Panginoon sa isang sikat at Marriott Hotel. Ilan po sa atin dito nakakaalam ng Marriott Hotel? Diba? Ate Becky, ano po ba ang kategory ng Marriott Hotel? Sige nga po. 5-star hotel. By the way, mga kapatid, sa December 31, doon po ako mag-i-stay sa Marriott Hotel. Now, mga kapatid, pwede namang ipanganak ang Panginoon sa Marriott Hotel. Pwede naman siyang ipanganak sa Manila Hotel ba tayo? Yung sa atin? Manila Hotel. Pwede naman siya sa Peninsula Hotel. Pwede naman siyang matulog sa GCOM Hotel. Di ba? Diyan sa atin, sa office. Di ba? Pwede. No? Pwede. Eh, 6-star yun. Ano? Diba? Pwede mga kapatid siya ipanganak sa inyong kwarto na aircon. Pwede siyang ipanganak sa inyong tulugan. Pero bakit ipinanganak ang Panginoon sa lugar na yon? Upang ipakita ang kanyang kababaan. Bakit? Ibig sabihin, para abutin ang tao sa tunay niyang kalagayan. Kasi kung minsan po mga kapatid, sa sobrang taas na natin, hindi na natin maabot ang maraming tao. Masyado lang mataas eh. Amen? Pero mga kapatid, ang Diyos ng mga Diyos, ipinakita niya ang kababaang loob. Mga kapatid, mararamdaman po natin ang mensahe ng Pasko kapag meron ng kapagpakumbabaang nangyayari sa puso ng bawat tao. At naniniwala ko mga kapatid, unang-unang mangungusap ang Panginoon sa atin na mga Kristiyano, mga sambayan ng Pilipino. Individual, personal, may kababaan bang nangyayari? Meron bang humility? Meron bang pagpakumbaba? Alam niyo, last time, meron pong inayos ang Panginoon. Meron pong tumawag sa akin, sabi niya, Pastor, matagal na panahon ko na pong kinimkin, matagal na panahon ko na pong itinago, pero nangungusap ang Panginoon, Pastor, patawarin mo po ako sa lahat ng mga ginawa ko sa iyo. Alam niyo po, mga kapatid, kausap ko siya, last time lang. Bakit po, mga kapatid, naganap na ang Pasko sa kanya. At ako din ang sabi ko, ano man ang naging pagkukulang ko sa iyo, kapatid, ano man yung nakasakit na nagawa ko sa iyo, kapatid, patawarin mo rin ako. Alam niyo po, mga kapatid, after po nung pag-uusap na yon, napakagaan ng pakiramdam. Mga kapatid, baka ang kaya nagkaroon ng Pasko sapagkat ang Diyos ay nananawagan ng pagpapakumbaba. Baka nananawagan ng Panginoon ng anyo, ng humility. Okay? Sa mga kapatid, unang palatandaan, kaluluwa. Pangalawang palatandaan, may pagpapakumbabang nangyayari. Okay? Tingnan natin next verse. Verse 13. Bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan at sila'y nagpuri sa Diyos at umaawit. So nagkaroon po daw ng awitan nung nakita nila yung anghel na yun na lumabas. Nagkaroon ng awitan. So ibig sabihin mga kapatid, atmosphere yun. Hindi yung patungkol doon sa kanta, hindi yung patungkol sa display. Atmosphere. Next, tingnan natin, verse 14. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yan po yung naging mensahe ng anghel. Yun yung mga awitan sa langit. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, totoo po ito, no? Magmula pa lang po sa verses na ito na nangyari. Nung tandaw na yon, nanlunitaw yung anghel,
habang pagkatapos daw silang kausapin ng anghel, nagulat sila sapagkat nakakita daw sila sa langit ng mga nag-aawitan, hukbo. Pag sinabing hukbo, marami. At ang sinasabi ito, sabay-sabay nga po natin basahin. One, two, ready, begin. Papuri sa Diyos sa kalakasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga tao. Mga kapatid, iyan po yung inaawit doon. Nagulat sila, bakit ang dami? Mga kapatid, kung bakit kakaiba ang nararamdaman ng sambayan ng Pilipino tuwing paparating ng Pasko, hindi po dahil sa mga tugtugan o awitan. Dahil sa langit pa lang nagkakaroon ng celebration. Yun ang kahulugan ng mga, yun ang dahilan mga kapatid, bakit kakaiba ang nararamdaman ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga dyan ang lumalabay sa salita, oh, magpapasko na, magpatawad ka na. Diba? Oh, magpapasko na, kalimutan mo na. Bakit mga kapatid? Sapagkat merong nangyayaring awitan, kagalakan, at yan ay pumapasa sa bawat puso ng tao. Huwag po tayong magtaka, huwag natin pagbintangan yun. Ay, dahil may kantahan, dahil may marami pong mga hindi naniniwala sa Pasko, ganyan po ang paratang nila. Kahit po wala yan mga kapatid, nag-aawitan pa rin ang mga anghel. Okay? Dahil po dun sa selebrasyon na nangyari. Verse 15. Nang makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. So number one mga kapatid, kanina palatandaan. Ngayon tingnan natin, ano naman ang dapat maging response natin? Number one, naging response is to believe. Believe. Believe about the good news, believe that people coming to God, and believe that na kailangan may pagpapakumbaba. Mga kapatid, huwag po nating i-ignore ang Pasko. Ang Pasko po ay patungkol sa mabuting balita. At ang mabuting balita, mga kapatid, hindi po yan sa mga material na bagay. Pero kung material na bagay din, sa totoo lang mga kapatid, huwag po tayo mag-alala. Darating din yan. Amen? Darating din yan. Yung mga, ito yung mga usapan, dumating na ba? Wala pa nga eh. Darating din yan. At naniniwala ko mga kapatid, dumating na yon. Sabi mo sa katabi mo, dumating na yon. At nasa iyo yon. Nasa iyo yung sa akin. Sabi mo, nasa iyo yung sa akin. No? Pero bakit mga kapatid, believe that Christmas is about the good news. It is about Christ. It is about His love for us. Number two, believe that Christmas is about people coming to God. Maniwala tayo, mag-akay tayo, mag-share tayo, maglapit tayo ng tao sa Diyos. Ipagamit natin yung buhay natin. Believe. And then pagkatapos, believe na kailangan, may ito na yung panahon na maalala natin na magpakumbaba tayo kung meron kailangan ibaba sa puso natin. Sabi doon kanina doon sa verse, naniwala sila, sabi nila, halika, puntahan natin. Tingnan natin yung sinasabi sa atin ng Panginoon. They believe. Kasi mga kapatid, kung hindi po sila naniwala, i-reject na po nila yun. Na, next verse, tingnan natin, verse 16. Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsapan. Nagmamadali silang pumaroon. Number one, believe. Number two, obey. Obedience. Ngayong Pasko, mga kapatid, not only believe, but also to obey. When we say obey, tingnan natin. No? Kapag sumunod tayo doon, natin mapapatunayan ang tunay na Pasko. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng verse, nagmamadali sila at nung pagdating nila doon, nakita nila ang Maria, ang Jose at ang sanggol na sinasabi. Mga kapatid, once sa pagsunod po natin, doon lang natin mararanasan ang tunay na diwa ng Pasko. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y humingi ng tawad sa taong alam kong nasaktan ko, humingi po talaga ako ng tawad. After ng paghingi ko ng tawad, nakausap ko po siya, mga kapatid, gumaan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, Christmas is not about believing, but Christmas is also about obedience. Gawin natin, mga kapatid, kung merong tayo, ibahagi natin. No, kung meron tayong kagalakan, ibahagi natin. Kung meron tayong panalangin, ipanalangin mo ang tao. Tawagin mo, kapatid, halika, pagpe-pray kita ngayon. Kapatid, nakalika, punta ka, ipapanalangin kita ngayon. Lord, bigyan mo po siya ng kalakasan ngayong Paskong ito. Ilapit mo po sa kanya ang mga pagpapalang kailangan niya. Pero ang totoo, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko, Panginoon.
Mga kapatid, kapag naranasan natin magpakumbaba, kapag naranasan po natin magbigay, alam niyo po, wala dito sa account na to, sa ibang gospel, mga kapatid, no, sa John. Sabi doon, yung pantas, yung mga taong dumalaw sa Panginoon, ay nag-present po sila ng handog ng regalo. Mga kapatid, instead of, alam niyo yun, yung nag-e-expect ka ng regalo, bakit hindi ikaw ang mag-isip ng magregalo? Hello? Amen? Mga kapatid, obedience. Makikita na po natin yung halimbawa doon sa kwento ng salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng Pasko? Believing and then obedience. Bakit hindi natin regaluhan ng Panginoon? Mga kapatid, pinagpala tayo ng Panginoon sa loob ng isang taon. Bakit hindi natin pasalamatan ang Diyos sa pamamagitan ng una pagtataguyod ng kanyang gawain? Hello? Amen? Pagbabalik ng tamang ikapu sa kanya. Pagbibigay ng mga offering sa ating Panginoon. Ang pagtulong natin sa kapwa natin, mga kapatid. Mga kapatid, dahil tingnan po natin dito, mapapatunayan lang po natin na totoo ang Pasko kapag ikaw ay nagpakumbaba, gagaan ang pakiramdam. Amen? Mararamdaman natin, totoo nga ang Pasko, mapapatunayan natin kapag anong ginawa natin, nag-akay tayo ng kaluluwa. And then, verse 17, isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Alam niyo, pagdating po ng mga pastol doon sa sabsaban, doon sa lugar na ipinanga, alam niyo, ang mga pinagsasabi po nila, yung mga kabutihan, mga blessing, mga words of wisdom, no? Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastor. Pag sinabi namangha, wow! Ang ganda naman ang sinabi nila. Mga kapatid, Christmas is not only believing, paano tayo magre-response, not only believing, not only obeying, but also worshiping the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, pagsambit ng mga pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Kung mga kapatid, kung itong ngayong Kapaskuhan, maraming laman ng bibig natin, puro reklamo, puro pintas, puro kapangitan, puro mga negatibong salita, mga kapatid, hindi po iyan ang tunay na ibig sabihin ng Pasko. Hindi po iyan ang magandang response sa araw ng Pasko. Mga kapatid, worship the Lord. Amen? Worship the Lord. The next, tingnan natin yung kasunod. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagkulay-kulayan. Next, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Tingnan natin yung kasunod. Ang sabi dyan, kapag daw tayo naniwala, sumunod at sumamba, nagkakaroon ng tinatawag na Christmas encounter. Huwag po nating palalampasin ang encounter ng Christmas, mga kapatid. Huwag nating palalampasin na sabi nga nila, minsan nga tinatanong ako ni Ryan, kung nando kami sa opisina, sabi niya, tay, ano ka ba? Ano ba yan? MSP? Ano ba yan? SMP. SMP. Tay, ano MSP? Malamig. Ano? SMP. SMP. Samahang malamig ang Pasko. Ibig sabihin, wala kang girlfriend, wala kang syuta, ay, yung ganun daw. Samahan so, tiba, SMP daw. No? Mga kapatid, huwag nating hayaang mawala ang tunay, ang Christmas encounter. Because Christmas is encounter is about believing. Amen? Believing that Christmas is about Christ. Number two, obeying, magpatawad, magpakumbaba. At pangatlo, magsalita ng mga positibo, magagandang mga salita na nagbibigay ng kagalakan sa puso ng bawat tao. At kapag mga kapatid, ginawa po natin ang yan, hindi po magiging malamig ang ating Pasko. Amen. Amen. Mga kapatid, hindi po mangyayari yun. Sapagkat ang tunay na diwa ng Pasko ay ang ginawa ng Panginoon, hindi po ang gawa ng tao. In conclusion, mga kapatid, tingnan po natin ito. Lumapit sa Diyos ngayon at ipahayag ang bawat pagkakasala. Next, ihingi ng tawad kung may pag-aalinlangan sa puso mo tungkol sa magagawa ng Diyos sa bawat pinagdadaanan mo sa buhay mo. Ngayon, magpapasko, nalulungkot ka, maraming bagay na hindi matugunan. Kapatid, ihingi mo ng tawad sa Diyos yan.
sapagkat ang Diyos ay hindi nalilimitahan. Pwedeng araw-araw maging Pasko sa buhay mo, magtiwala ka lang. Amen. Then next, simulang magpatawad, magsalita ng mabubuting bagay, mag-akay at mag-alaga ng kaluluwa. Gawin natin to, mga kapatid. Magpakumbaba sa Diyos at naisin na sa bawat gagawin ay maluwalhati ang Diyos sa iyong buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, anuman ang gagawin po natin ngayon, hindi dahil ito yung tama. Anumang gagawin nating maganda, hindi dahil ito yung matutuwa ang tao. Mga kapatid, gawin natin anumang bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen? Do everything for the glory of God. Huwag tayong gagawa ng tama dahil mali yun, dahil takot tayong gumawa ng mali. Hindi yun, mga kapatid. Hindi tayo gumagawa ng tama dahil takot tayong makulong. Hindi tayo gumagawa ng tama dahil baka masampal tayo. Gumagawa tayo ng tama, hindi dahil tama. Gumagawa tayo ng tama dahil ito yung makakaluwalhati sa Diyos. Amen, mga kapatid. Alam niyo po yung tama, tama na po yun eh. Pero maraming gumagawa ng tama, hindi naman nakakaluwalhati sa Diyos. Pero paano natin yung gawin, bawat gagawin natin maluluwalhati ang Diyos? Ibig sabihin, iniaalay natin para sa Panginoon. Magandang gumawa ng mabuti, magandang gumawa ng tama, pero ang pinakamaganda, mga kapatid, ginagawa natin ang lahat ng ito sa ikaluluwalhati ng Diyos, at hindi lamang para itaas ang ating sarili, hindi lamang para parangalan ang tao, kundi para bigyan ng karangalan ang Diyos na buhay. Then, magpakumbaba po tayo. Next. Ipagamit ang iyong buhay ngayon, Kapaskuhan, na madama ng bawat tao ang pagmamahal ni Kristo ng Pasko. Ipagdama natin ito, mga kapatid. Sa pagkakataon kung ito, tayo po'y pumigil. Yes, Lord God. Yes, Lord God, tayo po'y manalangin. Yes, Jesus. Marahil nangungusap sa atin ng Panginoon, may kalungkutan ka, maybe isa ka doon sa nalihis sa tunay na kahulugan ng Pasko. Pero sa oras na ito, naniniwala ako, gagamitin ka ng Panginoon na maging kalakasan ng ibang tao. Lumapit ka sa Diyos at hingi ng tawad. Ano mang mga nagawa natin pagkukulang sa Kanya. Lord, I offer my life to you. Yes, Lord. Yes, Lord. Pwede po ba tayo tumayo ngayon? Awitin po natin itong song na ito. Ialay natin yung sarili natin sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako maging mapagkumbaba, mapagpatawad, mapagpasalamat sa lahat ng binigay, mapagbigay, matulungin. At sa pamamagitan